Hello everyone, ito naman po yung kapangarap at ang share ko naman po sa inyo ngayon about po dito sa PUEA 38 License Recruitment Agencies papuntang New Zealand. Updated po ito ngayong 2023. At ang pinakauna po natin ay ang first dynamic personal resources. Ito po ay matatagpuan sa Quezon City. At yan po, nandyan po yung telephone number nila. Ayan, yung valid ng license nila at saka yung date kung kailan po mag-expire yung license nila. At ang susunod naman po ay ang 21st Manpower Resources Incorporation. Ayan, nandyan din po yung address nila, Quezon City, Metro Manila. Nandyan din po yung license nila at saka status ng kanilang agency. At ang susunod naman po ay ang Admiral Overseas Employment Corporation. Ayan, Cebu po ito, located sa Cebu. Ayan, yung status, license nila, yung license validity, nandyan po lahat. Bahala na palong tumingin dyan guys. At ang susunod ay ang Al-Aqsa International Manpower Services. Ayan po, Manila po located dito. Valid din po yung license nila. Ayan, license validity, nandyan po lahat. Kaya ayan, ang susunod naman po ay Angelix Allied Agency. Ayan, located po sa Metro Manila. Ayan, yung status, license, nandyan po lahat. Email address, phone number. Kaya kompleto po lahat itong ating sinishare. At ang susunod po naman ay ang number 6, Anchor Management Services and Consultant. Ayan po, located po sa Mandaluyong ito. At dyan din po yung status ng kanilang license, license validity, telephone number, website, nandyan po lahat. At ang susunod naman po, number 7, Asia Rich International Management and Contractor Services. Ayan po, Boulevard, Manila po ito. At ang status ng kanilang license, nandyan din. Website, license validity, nandyan din. At ang susunod naman po natin ay ang number 8, Bison Management and Corporation. Ito po yung nag-process na aking mga papeles noon. Yan, Makati po. At status, license nila, nandyan lahat guys. Email address, yan, website nila, nandyan lahat. At ang susunod naman ay ang number 9, BMS Group International Manpower Recruitment Services Corporation. Ayan, Ginto Street, Manila. Ayan, ang status ng kanilang license, nandyan, valid. At ang susunod naman po ay 10, Caves Treasure Manpower Construction Corporation. Located po ito sa Makati. Ayan, status ng kanilang license ay valid. License validity, nandyan din po. Email address, nandyan din. Ang susunod naman po ay ang number 11, EDI, Staff Builders Incorporation. Ayan, nandiyan din po yung address nila, Makati Village. At ang status, valid license, yung license validity nila ay 2026 pa. Nandiyan din po yung website nila. Ang susunod naman po ay ang Golden Ramad International Manpower Services. Ito po ay located sa Manila din. At ang status ay valid license, license validity. Ayan, nandiyan po lahat yung information na gusto nyo pong malaman. Kaya kontakin nyo lang po yung mga agency yan. At ang susunod naman po ay number 13, Grant Placement General Services Corporation, Malate, Manila po. Ang status ng kanilang license ay valid, license validity, yan, hanggang 2024 pa. At ang susunod naman natin ay ang number 14, Greenfield International Manpower Services Incorporation, located po sa Malate, Manila. At ang status ng kanilang license ay valid license, syempre, yan dyan din po yung validity, yung website nila, email address, kaya kompleto po. At ang susunod naman ay ang HMO International Recruitment Incorporation. Ayan, matatagpuan po ito sa Ermita, Manila. Ayan, status nila ay valid din, license nila. Kaya nandyan po, license validity, nandyan lahat. At ang susunod naman ay ang SRD, Employment Consultant and Multi-Services Incorporation. Ayan, located po ito sa Malate, Manila. Status, valid license. Ayan, license validity, 2026 pa. Ayun, medyo matagal-tagal pa. At ang susunod naman natin ay ang number 17, ang Industrial Personnel and Management Services o IPAMS. Sikat din po ito at ang matatagpuan sa Quezon City. Ayan, valid license nila hanggang 2024. At ang susunod naman po ay ang 18, International Skill Development. Ayan po, valid ni license. Palanan, Makati po yung address nila. At ang susunod naman po ay ang GCB Associate Incorporation. Ayan, Manila din po. Valid din yung kanilang license. Ayan, up to 2026 pa. At ang susunod naman ay ang Jablin International Manpower Services Incorporation. Ayan, valid din yung license nila. Up to 2023. Ayan, Ermita, Manila. Then ang susunod naman po ay ang Luis International Manpower Services. Ang Luis po ay matatagpuan po sa Mandaluyong at ang status ng kanilang license ay valid, license validity. Ayan, andyan po lahat. Ang susunod naman ay ang number 22, Long-Term Recruiting and Development Corporation. Ayan, valid din yung license nila. Ito ay sa Makati Village. Ayan po.
At ang susunod naman natin ay ang number 23, Monomoti Manpower International Corporation. Incorporation, ayan, valid license, Malati, Manila din yung kanilang address. Ayan, nandyan lahat yung information. At ang susunod naman ay ang OLM International Job Placement Corporation. Ito po ay Malati, Manila. Ang status ay valid license. License validity up to 2026 po. At ang susunod naman ay ang number 25, Parman Incorporation. Ayan, nandyan po lahat yung details, website, ayan, status, valid license nila. At ang susunod naman po ay ang Piredot International Resources, ayan, Palanan, Makati, ayan, status, valid, license validity, nandyan po lahat. At ang susunod naman po natin ay ang NPNI International Corporation, ayan, Pasig City, marami pong hiring sila ngayon, ayan, valid license, ayan, validity up to 2023-6 pa tayo. At ang susunod naman ay Premium Quality Work Solution Corporation number 28, at ang 2025 pa po yung valid ng kanilang license, ayan po. At ang susunod naman natin ay ang QRD International Placement Incorporation. Ayan, matatagpuan ito sa Quezon City. Then valid license nila. Then license validity up to 2023 November yata yun. At ang susunod naman ay 30, Renzo Recruitment and Consulting Incorporation. Ayan, valid din yung license nila at Quezon City yung kanilang agency. Ayan, up to 2027 pa. At ang susunod naman ay ang Rice Manpower Services Incorporation. Ito po ay matatagpuan sa Malabar Street, Manila. Ayun. Ayun guys, at napakarami po yan. Kaya po, itong susunod naman natin ay 32, September Star Incorporated. Ayan, Makati, Manila din. At valid license pa nila hanggang 2024. Kaya yan, at ang susunod naman natin ay ang Sunrise Search Support Incorporation. Ayan, ito po ay Pasig City. Ayan. At ang susunod naman natin guys ay ang Skyborne International Incorporation. Ayan, matatagpuan ito sa Makati. License nila valid up to 2026. Kaya medyo matagal pa rin po. At ang susunod naman natin po ay ang Staff House International Resources. Ang napakagandang agency din. At ang valid ng kanilang license. Ayan, Quezon City yung kanilang agency. Nandyan din yung website nila. At ang susunod naman natin ay ang STB, DGL Human Link Incorporation. Ayan. Andiyan po ang Malati, Manila po yung kanilang agency. Yan, valid din yung kanilang lisensya. At ang susunod naman po ay ang Uniplan Overseas Employment Incorporation. Ayan, Quezon City po yung agency nila. Yan, valid din yung kanilang license up to 2024 pa. Kaya matagal pa. At ang susunod naman natin ay ang YWA. Ito po yung panglast, Human Resources Corporation, Yangwa. At ang kanilang license ay valid. Kaya yan guys, sana nabanggit po natin yung 38 na agencies na very legit papuntang New Zealand. At yan po, pakisearch nyo na lang po yung kanilang mga agency. Nandiyan naman po yung mga website, email address nila, cellphone number. Ayan po guys, hanggang dito na lamang po. At pakipalo nyo po ako dito sa aking Facebook page. Ayan guys, at God bless po. Bye-bye.